Hello guys, so welcome sa continuation ng ating module 7. So let's start. So example number 5, the rigid bar negligible way is pinned at O and attached to vertical rods. Assuming that the rod were initially stress-free, what is the largest load P that can be applied without exceeding the stresses of 150 MPa in the steel rod and 70 MPa in the bronze rod? Okay, so almost may na sample na tayong katulad nito, no? Yung hinahanap yung largest force P tapos given yung mga allowable stresses. So okay, so yung first thing to do is yung i-drawing muna natin yung figure. So ito yung bar, rigid bar of negligible weight, and then pin connected at O, and then dito merong steel saka bronze. Okay, and then dito ngayon yung applied load P. So define muna natin yung mga properties. So para sa steel, area 900 mm squared, e-steel 200 gigapascal, and then yung length ng steel is 1.5 meters. Ito namang bronze, so area ng bronze 300 mm squared, e-bronze 83 GPa, and then length ng bronze is 2 meters. Okay, so this one is 2 1.5, and then 1.5. Okay, so anong gagawin natin dito, class? Ano yung very first step na kailangan gawin after ma-drawing yung figure? Pwede i-draw natin yung deform shape niya, di ba? So, paano yung magiging deform shape niya? So, imaginein mo, class, ito yung bar. Okay. Rigid bar, tapos nakapin dito. So, let's say, ito is point O. So, at point O, no? Pag hinila ko yan dito, so, gaganyan yan, di ba? Gaganyan siya. So, therefore, magiging deform shape niya is kaganito. So, exaggerate ko lang. So, magiging ganyan siya, class. Okay. And then, define natin yung mga deformation na. So, initially, andito yung steel, di ba? Ngayon, na-stretch out siya hanggang dito. So, therefore, itong height na to, ito yung deformation ng steel. And then, initially, andito yung yung bronze, di ba? Before. Okay, and then na-stretch siya hanggang dito. So, itong height na to. Ito naman yung deformation ng bronze. Okay, so dahil na-stretch siya, so therefore, ang mga forces, internal forces ng mga rods na yan is, syempre, kukontra siya. Pag ganito yan, di ba? So, this one is yung force carried ng steel. Ito naman yung force carried by bronze. Okay, so after ma-drawing, doon na talaga tayo sa pinaka-step yung gumawa ng equation of equilibrium. So, one, equation of equilibrium. Okay, so paano, class? Paano natin marerelate yung tatlo na yan? So, diba natin, class, dito sa O, meron din yung reaction O. OB. So, baka meron din yung horizontal. Okay, so paano na, hindi naman natin, hindi naman natin goal kunin to, diba? Ang goal natin kunin to, mga internal forces carried ng mga rods, tapos i-relate siya dun sa force P na hinahanap. So, gawin natin, class, mag-take tayo ng summation of moment at O na lang para ma-eliminate natin to. So, by taking summation of moment at
O equals 0 considering clockwise moments positive. So counter clockwise and then clockwise. So magiging yung counter sa negative P moment arm niya with respect sa O is 2. And then eto, so magiging plus PS moment arm is 1.5. And then plus PB moment arm with respect sa O is 3. Okay, and then equals 0. So ito na ngayon yung equation natin relating yung mga forces. Okay, and then after nyan, ano lang next class? Ano naman yung number 2, yung create naman tayo ng compatibility equation, di ba? Okay, so saan kukunin yung compatibility equation? Doon sa relationship ng mga deformation. So, anong relationship ng deformation steel doon sa deformation ng bronze? Saan natin kukunin? E di dito sa triangle na to. Diba? So, drawing natin yung triangle na yan. Okay, so ito yung deformation steel at yung deformation ng bronze, and then yung distances is 1.5, diba? With respect sa O. Okay, so by ratio and proportion, so by ratio and proportion that height is to base is equal sa height is to base, or deformation steel over 1.5 is equal sa deformation ng bronze over yung base niya is 3. So simplifying this magiging 3 over 1.5 that is 2 deformation ng steel equal sa deformation ng bronze. Okay, ayan, simplify ko lang ito, naging ganyan siya, transpose. So after may compatibility equation, next step is yung Hooke's law. So by formula na PL over AE na ito, ano? So magiging 2 C equals sa sigma bronze, so magiging 2 maybe PS LS over AS ES C equals sa PB LB over AB and then EB. Okay, and then simplifying further, lagay natin yung mga given values, so magiging 2PS. So dito class, mapansin mo, hindi na naman natin kailangan i-convert sa ano, no? Sa Newton, yung mga forces na kilo-Newton, or yung modulus of elasticity sa GPA na gawing MPA, kasi magka-cancel out lang ulit yung units niyan sa left at sa right side. Basta kailangan lang kung anong unit na ginamit ko dito, yun din dito sa right side. Okay, so length S is ito, 1.5. And then divided by area 900 mm squared, and then by 200 GPA, and then equal sa PB, anong length ng B? 2 meters over area 300 mm squared by 83 GPA. Okay, so makikita magka-cancel out lang yung units. Okay, so simplify ko to class, no, para mas maganda siyang tignan. So 2 times 1.5 divided by 900 by 200. So that is 1 over 60,000 or PS over 60,000 equals ito. So magiging 2 over 300 by 83, 1 over 12,450 or PB over 12,450. So ibig sabihin class, no, meron na ulit akong relationship nung PS with respect sa PB. Ngayon anong gagamitin natin dyan na forces class para makuha natin tong ano, maximum allowable force speed na pwedeng i-gamitin, no, without exceeding yung
allowable stresses ng steel sa anong bronze. So ang gawin natin class, idikuin ulit natin yung mga maximum nila ng mga allowable nila. So di ba sinabi dito class, itong steel may allowable stress siya. Okay. Allowable stress ng steel is nasaan yan? Ayun na, nasa figure class, 150 MPa. So lagi ko yan dito. Itong bronze, ilan naman yung allowable niya? 70. So dapat hindi natin ma-exceed yan, no? So kunin natin yung mga ano, allowable forces nila using allowable stresses. So okay, so dito lagay muna natin, no? For steel, okay, so using yung allowable ng steel is equal sa P steel over area ng steel. Okay, so 150. And then P steel over area ng steel, 900 mm squared. So MPa mm squared, so sagot is Newton. So ilan yung ano pinakamalaking force na pwedeng i-carry ng steel without exceeding allowable stress niya? So 135,000 newtons. And then for bronze, so allowable ng bronze is equal sa P bronze over area ng bronze. So 70 equals PB over AB, 300 mm squared. So ilan ang PB? Pinakamalaking PB. So sagot is 21,000 newtons. Okay. So class, hindi ito yung ilalagay natin dito, ha. Kasi pag nilagay natin yan, hindi naman mag-equate yung ano na to, yung left sa right side, di ba? So ang gagawin natin class, sino ba yung iisipin ulit natin kung sino ba yung unang makaka-reach ng ano niya, maximum na force na pwede niya i-carry. Is it yung steel ba unang mag-fail or yung bronze ba yung unang mag-fail? Okay. So para magawa yun, edi assume tayo, di ba? Case 1. So case 1. So steel fail first. Okay, so ang assumption natin, si steel, siya yung unang makaka-reach ng allowable stress, force niya or allowable stress niya. So kung ganun yung assumption, edi dapat yung force carried ng steel is yung maximum niya, yung itong 135,000. Okay, kung siya yung unang mag-fail, edi dapat yung masasolve nating pinang bronze mas bilis din dun sa allowable niyang 21,000 newtons. Okay, so ito yung assumption. Tapos using yung equation na to, masolve natin yung class. Okay, so relating PS to PB. $12,450. So lalagay ko dito sa PS yung 135,000 over 60,000 is equal sa ilan yung corresponding PB. So susold natin. So PB now equals, okay, lumabas is para ma-reach na itong ano, nung steel yung maximum niya, yung allowable niya, kailangan si PB is ito, 28. So, 28.012.5 newtons. So, anong ibig sabihin ng class? Di ba ito yung assumption natin? Di ba ang gusto nga natin si steel yung mag-fail, maunang mag-fail? Eh, anong nangyari nga? Nung na-attain niya yung 135,000 newton na limit niya, ito nasa 28,000 na. So, isabihin kanina pa siya fail, di ba? So, therefore, wrong yung assumption. So, ibig sabihin pala class, yung unang mag-fail yan class is yung ano, yung bronze, di ba?
So case 2. Case 2. Bronze fail first. Okay, so dapat yung pinang bronze ma-equal na yung maximum niya na 21,000 newtons. Tapos dapat yung corresponding PS mas mababa pa dun sa allowable niya. Kasi hindi pa siya nagpe-fail. Okay, so using the same equation, so PS over 60,000 C equal sa PB over 12,450. So yung PB naman papalitan natin. Ito magiging ano, 21,000 and then 12,450. So ilan yung corresponding ano dito class? PS. Okay, so sagot, ayan. Para ma-reach niya yung 21,000 niya na limit, yung PS, ang makuha niya lang yan is 101,204.82 newtons. Anong ibig sabihin ng class? Tama ba yung assumption natin na siya yung unang nag-fail? So, si bronze, 21,000 na, nasa limit na siya. Pero si PS, hindi pa siya umabot dun sa limit niya. So, therefore, tama nga. So, this one na yung governs. So, ibig sabihin class, yung actual loading natin, no, para masatisfy natin yung equation na to, is that yung PB is 21,000. Kasi kukunin natin yung largest, so yung ma-maximize natin hanggang doon sa allowable niya. And then, yung kapartner niya PS is etong ano, 101. And then, 204.82 newtons, no? So, isipin ito na yung actual forces na pwede natin ipa-carry, no, without exceeding yung mga allowable stresses nila. And then, finally, para masolve yung force P, so, punta tayo dito sa ibigay yung equation 1 natin. So, gamitin na natin ito. Okay? So, negative 2P plus 1.5PS plus 3PB is equal to 0, no? Using this equation, masolve na natin yung P. So, negative 2P plus 1.5 na 101,204.82 unit is newtons, and then plus 3 times yung PB, 21,000 newtons equals 0. So, solving for P now, equal yan saan? Okay, so sagot. Finally, yung pinakamalaking force P na pwede natin ipa-carry is 107.403.61 newtons. Now, ito na ngayon yung largest safe value ng P na pwede natin ipa-carry without exceeding yung mga allowable na mga materials natin. So, ito na yung sagot. Or, yung P now in kilonewtons is 107.4 kilonewtons. Okay, so let us check kung correct ang ating sagot. Okay, so 107.4 kilonewtons. Okay, so ganun lang siya. Okay, so next. So, the composite bar is firmly attached to unyielding supports. Compute the stress in each material caused by the application of axial load P equals 40 kilopounds. Okay, so ito bago itong class na na-type ng problem. So, okay, so, ayan. First, draw natin yung figure.
case, so sinabi class, diba, naka-attach siya sa unyielding support. So, pag sinabing unyielding yung support, rigid yun class, no? Sabihin, kung mag-elongate man sila parehas, hindi nila matutulak ito kasi rigid yan class. Okay? Then, anong mga given? So, dito may force P na equal daw sa 40 kilopounds. Okay? And then, so, distances. And then 12 inch. And then sulat ko lang yung material properties. Okay, para sa aluminum, E aluminum equals 1.25 inch squared. And then 10 × 10⁶ PSI. And then yung isang material, yung steel. A steel is equal sa 2.0 or 2 inch squared. A steel is 29 × 10⁶ PSI. Okay. So, paano ang solution class? No? So, dito class medyo mahirap nang i-follow yung first step natin na pinrovide yung simula sa equation of equilibrium and then compatibility equation and then Hooke's law. And then yung solve na yung mga values ng P. Dito class, medyo mahirap na siya kasi mahirap na ma-identify kung paano yung tamang orientation nung pagde-deform niya. Okay, so mangyayari kasi niyan class, di ba may force dito. So anong gagawin niya class? Kung ito yung titignan ko, ito, pag inilat na ng P, ito yung mangyayari dyan. Hahaba siya, tama ba? Ito, with respect dito sa steel. So yung force P naman, parang ginagawa, kinocompress naman niya. Okay, so ibig sabihin class, parang ganito yung mangyayari dyan, no? So, initially, di ba, nandiyan siya. So, sabi ko, di ba, ito, hihilahin niya yung bar. Okay, so mangyayari, ito mag-elongate. So, pwede mangyayari ganito. Yung aluminum, maging ganito siyang kahaba. Okay, dito hindi siya mag-extend dito kasi nga unyielding yung support na yung class, no? So kung ano yung initial position dito, yun pa rin yun. Dito lang siya mag-a-adjust sa right side, haba siya. And then sabi natin, ito. Okay, wait lang. So yung ibig sabihin pala kung ito yung original length niya. Okay, yung length ng aluminum hanggang dyan. Okay, so ibig sabihin yung hanggang dito, ito yung magiging deformation ng aluminum. Okay. How about kapag ito naman ang tinignan natin class. So, ganun ulit. So, dito hindi siya mag-move, no? Kasi unyielding ang support dito. So, ang tendency is dito siya naman siya mapunta. So, dahil ang effect naman ng force dito is compression, no? So, mag-shorten siya. So, possibly ganito yung mangyayari. Okay, at dapat yung class magkasakto yan. Okay. So, initially, di ba, ito yung length ng steel. Ngayon, nag-deform siya, lumit siya ng deformation steel, lumit siya. At dapat class katutok yun para pag pinagsama ko sila, so yung final orientation niya is ganito. Okay, so ganito yung final orientation niya. So, ito yung unyielding support. And then, ito na yung final orientation ng composite bar natin. Okay. So, ganyan siya. So, initially, ganito siyang yung mga lengths nila. So, dahil hinila, and then ito, nag-shorten. So, ganito na siya, no? Okay, so class, ang gusto ko lang sabihin is dito sa problem nito, madali pa siya no na i-determine kasi nakikita ko na ito under tension, ito under na compression. Sa next problem kasi natin class,
mahirap siyang makita kung sino yung natetension, sino yung nakocompress. So, mahirap madraw yung tamang orientation ng deformed shape niya. Okay? Dito kasi ano pwede kong sabihin, class? That deformation ng aluminum, di ba? Kung titingnan mo, deformation ng aluminum is equal sa deformation ng steel. Ito ngayon yung compatibility equation natin. Okay, pero class, ayoko na ditong dumaan sa ganitong solution. Ang solution ko is ganito, class. So, kailangan makinig ka. Okay? So, ang gagawin ko, so, let's say, itedraw ko lang muna ulit. Ito, class, i-standardize ko na yung ganitong solution, no? Kasi ito, applicable to kahit na hindi mo alam kung paano yung tamang orientation ng deformed shape. So, ganito yung gagawin natin. So, di ba dito, class, is merong force P. Okay? So, ano bang gagawin na itong support na to? Di ba, i-re-resist niyan, class, kaya nga siya naging support. Sabi, may support reaction diyan. So, ngayon, iisipin mo, ano ba yung magiging reaction, ang support reaction nito? Is it tensile ba or compressive? Okay, to the left ba siya or to the right? So, class, para hindi ka na mahirapan, laging ganito, class. Always to the, or always tensile yung effect niya. Okay, gets ba? So, let's say ito is A, this one is B. Ganyan na lang, class. Okay, so ito, always yan, class, ah. Ang assumption natin, yung reaction dyan is away dun sa ano, dito, or tension. So, magiging ito is RA. Okay? And then, class, ganito lang. Magpapas lang tayo ng mga cutting section. Halimbawa, una, cut natin itong ano, yung aluminum. Pag kinat kasi natin yung aluminum, lalabas yung internal force niya. Okay, so let's say it is cutting section AA. So, okay. So, considering yung left side. So, for cutting section AA. So, the drawing ko lang, class, ay nasa left. So, parang ganito yan. So, dito yung RA. And then, ito, always din, assume ko na ano, tensile din siya, class. Hindi mo na muna iisipin kung compression or tensile kasi lalabas naman siya mamaya. Eh. Pag nag-negative, edi compression, edi kung positive, edi tama, tension siya. Okay, always lang, assume ko is tension. So, magiging ito, ano, force carried by the aluminum. Gets ba? Kasi kinat ko yung aluminum, hindi lalabas yung internal force aluminum. Okay? So, by summation of forces horizontal, saan ko ba lalagay, class? Dito na lang. Summation of forces horizontal equals 0. Considering forces to the right positive, ano mangyari dyan, class? PA minus RA is equal to 0 or simply PA is equal sa RA. Okay, so hahawakan lang muna natin itong equation na ito. And then class, no, dahil ang assumption natin is under siya lagi ng tension, so therefore, ito is mag-elongate. Tama ba? Okay, so sabihin, ito is elongation. Laging ganun, class. So, ito is mag-elongate, so therefore, ito is meron siyang corresponding elongation na sigma aluminum. Nakakasunod ba kayo? So, ito yung, bali mangyari, parang ang ginagawa ko, ito yung equation of equilibrium. Tapos, gagawa ko ng, ano, equation ng, ano, deformation. So, ilan yung, ano, dito, class? Deformation nito, edi, ano? Kung deformation ng aluminum, edi, ano, PALA over area AEA. PAL over AE. Okay? So, hold ko lang yan. And then, next. No, next naman is, i-cut naman natin ito. Tapos, consider ulit natin yung left side ulit. Ganun na lang lagi, class.
letter B. So, no, laging left side, no, kahit mahaba yan class, laging left side yung consider ko. Kasi kung mag-right side pa ako, hindi kailangan ulit ko rin yung support reaction dito. Eh, gusto ko isa na lang support reaction so na gagamitin ko. No? So, for cutting section BB. So, ano naman yung nakikita mo dito class? So, ito yan. And then, ito yung nakat na steel. Okay. So, dito merong RA. And then, dito meron na force P, di ba, na equal sa 40 kips. Okay. So, dahil kinat natin, class, yung member steel rod, so lalabas yung internal force niya, di ba? So, anong iisipin mo? Compression ba or tension? Sabi ko nga, class, wag mo na isipin yun. Always, tension lang yung assumption natin. Okay. So, ito yung internal force, P, steel. Okay. So, para makuha natin yung relationship ng steel, P steel dun sa RA, so, take tayo ng summation of forces. Horizontal equals 0 considering force to the right, positive. So, magiging negative RA and then plus 40 kips and then plus PS is equal to 0. So, lalabas PS now is equal sa so transpose magiging RA minus 40 kips. Okay, so ngayon ito na equation ng PS in terms of RA. Tapos dahil yung assumption nga natin class is that yung member is under siya ng tension, tension internal force niya. So therefore, ang iniisip pa rin natin class, ito is mag-elongate. No? Wala tayong pakiklas, gusto lang natin elongate lang siya ng elongate. Kahit na kanina alam mo na hindi naman siya nag-elongate, di ba? Nag-shorten siya. Pero dito sa solution na to, always elongation. So, therefore, mag-elongate siya ngayon ng delta S rather. Okay, so mag-elongate yung steel ng delta S, no? Deformation ng steel which is equal sa E steel, length ng steel over A steel, E steel. Okay? So, ayan na class ha. Una, kinuha ko yung mga internal forces in terms dun sa reaction at A. And then, next is kinuha ko yung equation nung deformation nila. So, ito mag-elongate. Ang assumption ko mag-elongate siya ng PL over AE. Ito, mag-elongate siya ng PL over AE. Ngayon, class, di ba parang ito yung type ng ano, yung actual deformation na ano, composite na yung bar. So, yung formula ng deformation dito is ano, that the total deformation is equal sa summation ng PL over AE. Nare-recall mo po ba in class? Di ba kapag hindi na siya homogeneous, di ba? Yung total deformation can be expressed na sa summation ng PL over AE or that the total deformation using this figure is the deformation ng aluminum plus the deformation ng steel. Okay, so sana nakakasunod ka pa class ha. So yung total deformation na sinasabi ko, yung maging, di ba magkakaroon siya ng final state. So yung total deformation na yun, ibig sabihin pinagsamang deformation ng aluminum and then deformation ng steel. Pero ano ba yung alam natin class? Di ba yung total deformation niya is ganito? Hindi nga siya magde-deform, di ba? Tama ba? So yung origin, yung length niya, no, upon the action ng force P, yung pa rin yung length niya. Tama ba? So, pwede ko bang sabihin class na yung deformation total is equal sa 0? No? Yung pinagsamang effect nung deformation ng aluminum saka nung deformation ng steel is 0. No? Hindi siya magde-deform as a whole. Internally lang class, dito makikita mo. Pero yung total length niya, 0. I mean, 0 yung total deformation. No? So, ang gagawin ko class, ito, i-equate ko lang sa 0. Huh? Kasi total deformation is 0. So, rewrite ko na to. So, that 0
is equal sa, so ito magiging EALA over AAEA and then plus PSLS AS and then ES. Okay, and then dalawa pa yung unknowns dito, tama ba? So, pero as nagawa na natin ang equation itong PA in terms of RA and then itong PS in terms of RA din. So, rewrite natin yung equation. So, rewriting the equation will lead to magiging 0 is equal sa EA which is equal sa RA. Ilan yung LA? Ito yung LA, di ba? So, 15 inch. Okay. So, 15 inch over ito, AA. So, 1.25 inch squared. And then, yung EA, ito, 10 times 10 raised to 6 ESI. Okay, and then plus ito naman ESLS AS over ES. And then yung PS in terms of RA is ito. Okay? So ito, RA minus 40 gives. So magiging RA minus 40 kips. And then yung length na itong steel is ito yan. Ito yung LS. So 12 inch divided by area. So 2 inch squared and then 29 times 10 raised to 6 PSI. Okay, nakuha po ba? So, nanggaling lang ito sa 0 is equal sa EALA over AAEA plus ESLS ASES. So, sinimplify ko lang siya. In-input ko lang yung mga values niya. And then, yung forces in terms of RA. Ngayon, class, makikita mo dito, ang unknown na lang dito, class, is yung RA. Tama ba? Ngayon, anong magiging unit ng RA dito? Okay. So, since naging constant naman yung mga length ko in inch, inch squared base, ay so magka-cancel out lang yan, class. Makikita mo yung RA, ang magiging resulting unit niya is yung kips, kilopounds. So, ngayon, solving for RA, ilan itong RA, class? Okay. So, input natin. So, dito class, kailangan medyo maingat ka lang sa pagpindot kasi may isang mali ka dyan, class, mali na yung sagot. Okay. So, anyway, so, solve natin ang RA. Ano kaya ang sagot? Okay, so, lumabas na sagot is RA is positive 5.88 and then the unit, etong kips, kilo, pounds. Okay. Anong ibig sabihin ng class? Positive yung lumabas sa calculator ko eh. So, ibig sabihin na R is positive. So, therefore, tama na ang assumption ko is siya ay tension. Pag nangyayari lang kasi dito class, nag-negative siya, ibig sabihin nun, mababaliktad lang yung direction nito. Okay. So, solve natin isa-isa class. So, kung itong PA is equal sa RAA, di equal pala itong PA sa ano, 5.88 kips. So, anong ibig sabihin ng class? E di tama nga class na siya ay, dahil positive class eh. So, it is correct na siya ay nag-elongate. So, tama yan class. Okay, nag-elongate siya. How about dito class? Pag pinalit ko dito yung RA. So, magiging ano to?
5.88 minus 40, di ba? So lalabas PS is equal to 34.12 keeps. Okay, so ibig sabihin itong PS is negative, di ba? Lumabas negative. So ano ibig sabihin ng class? Wrong yung direction, di ba? Hindi siya nag-elongate. So mali yan. So dapat siya ay nako-compress. Okay, na ang value na PS na compressive force na yan is 34.12 kilopounds. Okay, so anyways, ano bang tinatanong? Compute the stress in each material. So para makuha yung stress in each material, edi kailangan ko yung force and then yung area nila. So rewrite ko lang ulit, no? The PA na nakuha na natin ito, 5.88. keeps, and then ito is tension, no, lagi ko lang yung there yung ano niya, effect niya, and then yung PB or PS rather, baga PB, PS is ito 34.12 na compression, 34.12 kilopounds, and then siya ay nako-compress. So for stresses ng aluminum, so that is stress aluminum is equal sa P aluminum over area aluminum. That is 5.88 kilopounds. Ko-convert ko na to class para ang sagot ko is PSI. So 1 kilopound is equal sa 1,000 pounds. And then divided by yung area ni A, so that is 1.25 inch squared. Okay, so cancel, so magiging pounds per inch squared, so that is PSI. So ilan ang stress at aluminum? Okay, so lumabas is, ayan, 4,705.88 PSI. Okay. And then next is for stress ng steel, so that is sigma S is equal sa PS over area S. PS is, oh, so lagi ko ito klas ha, ito is tension, tensile stress. Ito naman PS 34.12 kilopounds, and then convert. So 1,000 pounds per 1 kilopound. Then over yung area, 2 inch squared. So answer is magiging pounds per inch squared. So stress test still now equals, okay, so labas is 17,058.82 PSI. And then na-determine natin compression siya, so this one is C. So ito na ngayon yung mga final answer. Okay, so medyo malalaki pala yung value, no? So hindi, parang KSI yata yung sagot dito, class. Check natin. Okay, so naka-KSI nga. Anyways, no, kung KSI, edi divide ko lang ng 1,000, no? So stress at A is equal sa 4.71 KSI, no? Kilo. So, K ito is sa steel. So, divide ko ng 1,000. So, magiging 17.06 KSI or naka-compression. Okay, so tama ba? 17 and then 4.71. So, correct. Okay, so medyo mahaba lang yung discussion niya, class, kasi first time natin siya nasusolve. Saka gagawin kasi natin, i-apply natin siya sa next problem, class, yung mas mahirap na i-drawing. Okay, so ayan, tingnan natin ang next problem. So, the steel rod is stress-free before the actual loads P1 is equal to 150 and then P2 equals 90 are applied to the rod. Assuming that the walls are rigid, calculate the actual force in each segment
after the loads are applied, use E is equal to 100 GPA. Okay, so steel lang naman siya. Pero nangyari kasi different yung cross-sectional area at nangyari tatlo yan. So, mahirap na ma-determine dyan class kung sino yung nag-compress o sino yung ano, nag-elongate dyan. Ito class, pag tinignan ko to, para itong nako-compress. Ito, mukha rin siya nako-compress. Ito parang nag-elongate. Pero mahirap kasi yung class i-assume. So, gagawin kong method ng solution yung ginawa natin last time. Okay? So, ayan, drawing natin. So, rigid ulit yung support. No? So, ibig sabihin, wala itong ano. In total deformation yan, is zero pa rin. So, okay, so nandito may P. P1 is equal sa 150 kN. And then, dito may P2 na 90 kN. Okay. Then, area. Steel. Or, gawin ko na lang class, ano, ito, pangalanan ko itong segment 1, ito segment 2, ito segment 3. Since pare-pares naman silang steel, so gawin ko ito, ito area 1 na lang. So, 900 mm squared. Area ng segment 2 is 2000 mm squared. And then, area ng segment 3 is 1200 mm squared. So, may mga length din sila. So, ito yung length ng segment 1. 500 mm. Length ng segment 2, 250 mm. Length ng segment 3 is 350 mm. Okay, so paano solution class? Gagawin natin, di ba, papalabasin natin dito yung support reaction. At yung support reaction, let's say it is point A, B, C, D. So, yung support reaction at A, so assume natin always tension. Assume lang naman. So, this one now is RA. Tapos, gawin natin, papalabasin natin yung mga internal forces nila, di ba? So, let's say ito yung cutting section. AA. Okay, so cutting for cut for ano? For cutting section AA, so ganito yung drawing na. So, dito yung reaction A. So lalabas yung ano, internal force doon sa ano? Segment 1, 'di ba? So ang assumption natin, always tension lang ulit class. So, ito yung magiging P1, internal force at segment 1. So, by taking summation of forces horizontal equals 0, considering force to the right positive, so magiging P1 minus RA is equal to 0. So, that yung P1 in terms of RA is yan, simply RA. Okay, tapos dahil under siya ng tension, so ang assumption natin to is mag-elongate. Okay, so therefore, meron siyang elongation 1 na equal sa P1 L1 over A1 E1. Okay, ito yung value ng elongation niya. Next. Ito naman, cut naman natin to. So, segment BB or section BB. So, for section BB, so considering in depth pa rin. So, ito naman siya. So, pag na-practice mo to class, actually, pwede mo to masolve ng calc lang eh. Okay, ito is yung RA. Tapos dito meron ng ano, masasagap na force na ano, 150 kilonewtons. Okay, so dahil kinat natin yung segment 2, lalabas yung internal force sa member 2 na yon. And then ang assumption always tension. Eh dapat nakikinig ka kala sa P2, internal force P2. So para makuha natin yung value niyan, so summation of forces horizontal tie equals 0. Considering forces to the right positive, so magiging negative RA minus 150 kilonewtons
And then plus P2 is equal to 0. So rewriting that P2 now is equal to transpose transpose, so magiging RA plus 150 kilonewtons. Okay. And then dahil ang assumption natin under siya ng tension, so therefore ang iniisip natin siya ay mag-elongate. So that yung value ng elongation niya na elongation 2 is equal sa P2 L2 over area 2 E2. Okay. And then lastly for segment CC naman. So for section CC, nasan ba yung section CC? Wala pa pala. Ito yan, class, no? Cut natin to. And then, consider still yung left side. So, CC. Okay. So, still redder natin. Okay. So, dito may RA. Tapos, dito merong 150. Tapos, masasagap niya na rin itong P2 na 90. Okay, so ang assumption, steel, lalabas yung internal force niya, so steel tension lang yan, and then tawag yan is yung force, internal force sa member 3, P3. Okay, so para makuha natin yung P3, take tayo ng summation forces horizontal is equal to 0, considering force to the right positive. So negative RA minus 150 kilonewton minus 90 kilonewton plus P3 is equal to 0. So that P3 now is equal sa transpose ko lahat sa kabilang side. So magiging RA plus ito 240 kilonewtons. Okay. And then dahil ang assumption ko nag-under siya ng tension. So therefore, mag-elongate pa rin siya. And then yung elongation na yun plus is tatawagin natin elongation ng member 3 which is equal sa P3 L3 over A3 E3. Okay, so all complete na. Ngayon class, dahil tatlong member yan, so yung total deformation is equal sa summation ng PL over AE, di ba? Or yung total deformation na yan class is yung pinagsama-samang deformation ng member 1 plus yung deformation ng member 2 plus yung deformation ng member 3. Okay. And then class, dahil unyielding yung supports niya or rigid, no, sabihin hindi siya talaga mag-elongate or hindi siya mag-shorten as a whole, diba? So for rigid, no, for rigid support, diba, nagawa natin ito kanina, the total deformation is equal sa 0. Now, pag tinignan mo siya ng buo, parang hindi naman talaga siya nag-elongate. Okay, so gagawin ko lang itong 0. So, magiging 0 is equal sa ito. Ano to? P1 L1 over area 1. E1 plus P2 L2 A2 E2 plus P3 L3 over area 3 E3. Ngayon class, substitute na lang natin yung mga values ng class. So, magiging 0 is equal. Ano yung P1 class? P1 is RA, di ba? So, magiging RA. Ano yung length ng 1? Ito, 500. And then, itong area 1. So, ayun, 900. mm squared. And then, ilan yung E ng 1? Eh, di ba? Ano yun? Pare, nga pala, plus, di ba nangyari dito? Yung E1 equal yun sa E2, equal yun sa E3. Bakit? Bakit equal? Kasi ano, di ba? Same material lang. Di ba? Dahil same ang material, therefore pare-pare sila ng E. So, tatanggalin ko na ito, class. Di ba? Pwede ko siyang tanggalin dito. So, matatanggal yung E. Pag minultiply ko both sides by E, matatanggal siya para ano, konti na lang susulat ko. Okay, so magiging plus P2. So, yung P2 in terms of R is ito. So, magiging siyang RA plus 150 kilonewtons. And then, ilan yung length ng 2? Takaka siya.
L2 is ito, 250 mm, and then divided by A2, ayan, 2000 mm squared, and then plus B3, ito yan, RA plus 240. Okay, and then ilan yung L3? Ayan ang 350. And then yung area ng 3 is 1,200. Okay, so therefore naka-generate ako ng equation ngayon na isa na lang yung ano, yung RA na lang, tama ba? So using your calculator class, ilan ang RA? Ay, input natin ngayon sa calculator. Okay, so pag nag-calculate pala tayo, anong sagot dyan, class? Dapat pala consistent tayo sa unit, no? So, dapat yung lahat ng length naka-mm, lahat ng area, kung mm to, dapat yan naka-mm na rin. Itong RA, anong unit na ito, class? E di ba ang ginamit natin mga forces dito, naka-kilonewton? So, kapag mag-resolve tayo ng RA, ang resulting value niyan dapat naka-kilonewtons rin siya. Okay? So, calculate tayo. Ano kaya ang sagot? Okay, so lumabas sa calculo ko is, ayan o, negative 91.2857. Negative 91.2857 kilonewtons. Anong ibig sabihin ng class na negative ang lumabas? Ibig sabihin, class, dahil negative siya, hindi pala siya tension, no, compression pala siya. Okay? So anyways, kung mababago lang naman dun, class, yung direction, diba? So, kung mali pala to, so, ito is magko-compress, no? Magaganyan lang naman siya. Okay, gets? Hindi kasi siya tension, compression siya. So, anyways, yung P1, diba, equal yun sa RA. So, equal yun sa ano? Negative 91.2857 kilonewton. So, dahil negative ulit siya, class, ano ibig sabihin? Mali ulit yung direction ng P1, no? Dahil pala siya is compression. Gets ba? So, therefore, ang correct nito is siya ay mag-shorten. No, under siya ng compression kasi, class. Okay? So, nalaman natin na hindi pala siya nag-elongate. Nag-shorten pala siya. Next, dito sa ano? Sa P2. So, RA plus 150. So, ito is magiging RA negative 91.2857 plus 150 equal yan sa angla. Nalabas dyan is 58.71 kilonewtons. Okay, nagigets pa ba? So, sinabsit ko lang yung RA. So, lalabas P2 is 58. Anong ibig sabihin, class? Dahil siya ay positive yung value niya. So, therefore, correct. No, correct to. Ilagay natin dito. Ito magiging 91.29 kilonewton na compression. Ito is 58.71 kilonewton dahil positive. So, tension. So, correct to. No, correct. Mag-elongate. And then lastly, sa P3, so substitute natin, negative 91.2857. And then plus 240 is equal yun saan? So, ito is 148.71 kilonewton. Anong lumabas, class? Positive, diba? So, ibig sabihin ng positive, tension. So, therefore, correct na naman siyang elongate. So, 148.71 kilonewton. Okay, so ganun siya, class. So, ano ba mga tinatanong? Calculate the axial forces. So, therefore,
So, summarize na lang natin, class. Therefore, ito yung P1, di ba? Okay, correct ba? Ito naman yung P2. Ito yung P3. Okay, lagay natin, class, that P1 is under siya ng compression, di ba? Ito under siya ng tension. Itong P3 is tension. Okay, so let us check kung correct ang sagot natin, class. So 91.29, 58.71, 148.71 kilonewton. So okay, correct siya, class. So I suggest, class, ulit-ulitin mo lang itong video na to. And then tingnan mo yung proseso, no? Magiging madali lang to, class, basta nasundan mo. Okay, so ganda na lang, class, ang ating topic about indeterminate numbers. So sana may nagets kayo. So thank you, guys, and God bless.